Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-ibayong todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano pa pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may-cognize sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo. Hi, hi, hi! Araw po ng Webes ngayon, ika-17 sa buwan ng December. At sumasa niyo na naman ang programang Balita na Serbisyo pa. Ang iyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Samantalang naghihintay kayo na aming video, tuloy-tuloy ang ating balitaan ngayon po namang hapon. Sasamahan niyo kami hanggang mamaya, mga kaibigan, sa kabuuan ng ating program. At mamaya, partner, tala kayang pangkalusugan pala tayo ngayon, Huwebes. Oh, pag-Huwebes, siyempre lahat ng problemang pangkalusugan pinag-uusapan natin, mapamental, mapapisikal, lahat pag-uusapan natin. At ito pala yung may kaugnayan sa post-traumatic stress disorder. Naku, maganda yung usapan natin na yan. Ano ba itong psychologist? Naku, maraming taong ganyan dumaranas ngayon. Ah, dahil nga sa stress. Sa panahon, no? Bakit parang dilaw yung suit ko doon? Eh, orange naman to. Allergy ko sa dilaw. Mamaya may magtetext eh. Padre. Boss! Boss Edgar, magandang hapon sa iyo. Hindi po ako naka-orange. Actually, I will attest that boss, yung suot niya ay hindi yung ano, dilaw, orange. I see, Jerry ang ating saksi. Lumalabas sa totoo mo kulay yata. nagulat din ako. Jerry, paki-adjust mo nga ng konti yung ating reflection ng ilaw yan. Ah, ganoon. Sa ilaw. Parang dilaw kasi ang dating, no? Ayun. Ganun pala yun. Ako naman ang umitim. Maitim na kaumitim pala. Ganun pala yun. Eh, ngayong araw pong ito, siyempre, ay matutunghayan nyo pa rin kami, siyempre, tuloy ngayon sa FB Live, sa ating pong FB account ID, WIZ882. Ang website po natin ay DWIZ882AM.com. At nasa Facebook rin po kami, tulad ng nabanggit ko. Pwede nyo rin po kaming hanapin sa inyong Facebook sa pamamagitan po ng pag-text o pag-kiklik ng Balita na Serbisyo pa sa inyong mga search box, partner. Alright, at syempre bukas din ang ating mga ligyan ng telepono sa pamamagitan ng 8-470-175-0254. Yung text line na in-in ngayon kung saan nagte-text kayo at nanonood din sa inyong mga telepono ng ating Facebook Live, 0999-376-6768. Mm-hmm. Partner, maniniwala ka ba, partner, na yun daw mga batang nasa bahay, mas mataas ang tiyansang mahawahan ng COVID-19 kaysa sa paaralan? For the fact na sila'y nasa bahay, iniisip ko kung magkakaroon lang sila ng hawahan dyan kung doon sa bahay nila may pasaway na gala ng gala at papasok doon at hindi naman sumusunod sa protocol na pagdating maliligo muna. Uh-huh. Ewan ko kung paano sila mahawahan. Oh, parang mo na ako yung balita na yan. Parang ito kasi medyo malabong dating sa akin din eh. Kasi ito mismo ang inihayag ng isang napakahusay din naman na guro. At bilang katunayan, mayroon ding background sa pagiging ina at pagiging magulang. At lola sa mga bata, siya po ay si Department of Education Secretary Leonor Briones. Uh-huh. Ito ang kanyang sinabi, partner. Ayun nga yan, kanyang pananaw. Ano? At sabi nga daw nung kalina, ulinigan ko sa mga balita, yung pag-aaral ay ibinatay pala sa ulat yan ng UNICEF, yung United Nations Children's Fund. Oh. Ay sinagawa sa may 191 na mga bansa. Ay, meron naman palang basihan. At dito nga, sana rinig ko rin balita kanina, nilinaw ng kalihim na ang pagdalo sa face-to-face classes ng mga estudyante ay voluntaryo naman. Hindi ho ito mandatory, partner. Ayun. Diba? So, meron naman anyang 1,140 na eskwelahan ang inirekomendang sasali doon sa pilot run. Iyon.
Sali sa Pilotron. Correct, correct. Oo. Ayos. So, habang merong tawag tayo naka-online, at unti-unting pagbabalik dun sa old normal ng classes sa mga estudyante, maraming mga eskwelahan. Siguro sa mga far-flung provinces or far-flung areas, makapagkaklase na sila. Oh. Provided, nasusunod sila dun sa protocol ng physical distancing. Kaya nga, yung mayroon pong mga matataas na kaso po ng COVID-19, ay hindi ho talaga kasama doon sa pilot run ng face-to-face classes. Katulad po ng Metro Manila, Davao City at Cotabato. Yan. Oh, yun. Oh. Okay. So, yan po ang ating mainit na talakay ngayon na nagatid po sa ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Ito, ano, nakalagay dito, anong ice sa loobin mo? Ice talaga, siningi talaga yung ice, ha? Anong ice sa loobin mo? So, mga batang nasa bahay, mas mataas daw ano, ang tiyansang mahawahan ng COVID-19 kaysa paaralan. Yan, yan po ang ating mainit na talakayan mamaya. Ay, babasahin po namin ang iyong mga reaksyon at mga komento hinggil po sa paksang ito, partner. Samantala, okay. Puntahan natin. Andiyan na sila. Ang ating mga Metro Patrol! Metro Patrol! Tunayin natin ang nag-iisang rosas sa mga tinik. Andiyan si Miss Beth Samson. Ma'am Beth, gandang hapon! Magandang hapon, Sir David at siyempre Sir Edwin. Nasungkit ng Valenzuela City ang top most competitive cities kung saan 150 o 150 lungsod ang pinagpilian. Ipinagmalaki rin ni Mayor Rex Gatchalian ang pagkapanalo ng lungsod bilang third place government efficiency pillar. Ito yung sa highly urbanized cities. Second place naman ng Valenzuela sa resilience pillar. Third place, most improved LGU. Eighth place naman sa overall ranking highly urbanized cities. Samantala, kasamang Edwin, kasamang David, natanggap na ngayong araw ang nang 178 o na 178 pamilya na naapektuhan ng konstruksyon ng Metro Subway Project sa Barangay Ugong ang cash entitlement mula sa Department of Transportation na binubuo ng Vulnerability Assistance at Food Subsidy para sa bawat pamilya na nagkakahalaga ng 32,250 pesos. Bukod sa tulong pinansyal, na-relocate ang mga pamilya sa Disciplina Village, ito yung sa Barangay Bignay. Dagdag na balita, may truck ba naman ngayon sa Valenzuela City sa ilalim ng Ordinance Number 113 Series of 2014. Ito ay base sa Executive Order Number 2020-337. Ipinagbabawal dumaan ang mga truck mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, maliban kung Linggo at Holiday sa mga itinlagang lugar. Mula sa Valenzuela City, Metro Patrol, Beth Thomas sa Daguan para sa Himpilang, may todong lakas, BWIZ. Maraming salamat, Beth Samson. Nakita po sa ating oras, 5:45 ng hapon. Dumako naman tayo sa northern portion pa rin po ito ng Metro Manila. May pag-ulat tayo mula kay Danny Cruz. Metro Patrol. Go ahead, Danny. Anong balita? Siyam na chassis ng iba't ibang klaseng motorsiklo ang nakita sa ilog na sakop ng Barangay Muson dito sa Malabon. Malapit lamang ito sa floodgate. Ayon kay Police Lieutenant Edgardo Magnaye at Police Sergeant Jerry Bautista, nakatanggap sila ng tawag sa barangay na isang nangangalakal ang nakakita ng nakauslim bakal ng kumate o bumaba ang tubig sa ilog. Dalawang chassis ng Yamaha Mio ang unang nakuha ng kalawitin at hinagisan ng lubid na may angkla sa dulo at nahila nga ang dalawang chassis na ito. Sa pagdududa ng mga pulis na sila Sergeant Elmer Sadiwa, Police Corporal Ryan Ulat, Saldi Pabul at Police Corporal Mark Jason Cabaron, baka daw meron pa. Minabuti nilang ipalusong ang ilog at naiahon pa ang pito pang chassis na bagong-bago at sariwan-sariwa. Ayon kay Police Lieutenant Edgardo Magnaye, posible daw ang mga ito'y galing sa nakaw
at sinapchap at kinuha ito at ginawang spare parts o binenta ng kalas-kalas. Patuloy ang investigasyon at pagtatanong ng sa mga residente ng mga otoridad at ngayon nga ay inire-record na at tinitignan ng mga serial number ng mga chassis na ito at maaari daw ito'y kasama sa mga nakatimbring nawawalang motorsiklo dito sa Metro Manila at sa kalapit probinsya. Metro Patrol, Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Salamat, Danny Cruz! Nakita mo yung video ni Danny? Oo nga. Mga sa kotse, no? May mga chas inihulog sa ilog. Correct, oo. Oh. At video talaga, no? Oo. Oh. Ang ganda ng dating, eh, no? Atindi, oo. Oh. At yung, di ba kalahe, bakit nakarating doon? Buti na, may nag-ano dyan, may nag-timbre. Alam mo na? Alam na. Oh. Nabukulan niya nag-timbre na. Correct. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating mga balita. Pasyalan naman natin ang probinsya. Ronda Probinsya. Pasyalan natin ang probinsya, partner. Oh, tatlo at kalahating milyong piso halaga naman. Shabu, Sus Mariosef. Hindi maubos-ubos siya, ano? Mm-hmm. Eh, at least, nasam-sam naman ng mga otoridad. Sana hindi ma-recycle. Yan sa bypass operation sa Pampanga. Kamarin kong Johnny. Magandang gabi. Yes, Kaka Edwin at David, Mayat na Bengi at Dakal, salamat. Ito, tuloy-tuloy yung operasyon sa anti-illegal drugs dito ng ating mga pulisa, partikular dito sa Region 3. Ngayon ay nasa 3.5 milyong halaga nga nitong shibu, itong kanilang nasamsama dito sa serye ng bypass operations dito sa siyudad San Fernando at Mabalacat City dito sa Pampanga. Ayon dito sa ulat mula sa Operation Center ng Police Regional Office 3 o PRO 3, na samsam ng San Fernando City Police Station na sa pangungunan nitong si Police Lieutenant Colonel John Lopez Clark, ang ngipin ng San Fernando City Police. Itong tinatayang 3.4 milyong halaga ng droga sa matagumpay na anti-illegal drugs operations dito sa bisinidad ng Barangay San Jose dito sa siyudad San Fernando. Sa kasunod na operasyon naman ng Mabalacat City Police Station, nasa 102,000 pesos halaga nitong high-grade na shabu naman ang kanilang nakumpiska ng salakay nila itong hinihinalang isang drug den na matagpuan dito sa 7th Street, Madapdap Resettlement Center, Barangay Dapdap, Mabalacat City. Kinilala ngayon ito si Police Brigadier General Valeriano De Leon, ang direktor ng PRO 3, itong mga nasakuting personalidad sa operasyon na sina Crispin San Pedro, 28 years old, ng Barangay Talang Candaba, Pampanga, Roldan Iscalhilie, 28 years old, Hover Quejano, 28, kapwa ng Tondo, Maynila, Randevi Sevilla, 29, Wilfredo M. Montaray, 57, Reza S. Jason, 35, Virgilio B. Ortega, 40 years old, Daniel C. Katanghal, 19, at itong si Eduardo C. Mercado ng Mabalacat City. Ang operasyon ayon dito sa pulisya ay merong kaukulang koordinasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Samantala, ang marking at inventory of evidences ay sinaksiya naman umano ng mga opisyal mula sa barangay, media at DOJ representative. Ang mga sospeka kasama na itong nakuhang droga sa bypass operation at kasama itong bypass money na merong ultraviolet powder ay agad na ipinasuri sa PNP Crime Laboratory. Samantala, nakapit na itong mga suspect dito sa custodial facility ng pulisya. Matapos silang sampahan ang kaukulang kaso, may kinalaman sa RA9165 na higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya. Update, buhat dito sa Gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Zone Patrol, nagulat sa impilang may todo lakas, DWIC. Johnny Gole. Dagdag po sa oras pa nating 10 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Madilim na partner. Madaling sa ano, madaling dumilim ngayon, matagal lumiwanag. Correct. So, ibig sabihin, mahaba ang gabi. Kaya mas mahaba ang pagkakataon na magkasama-sama sana ang mga magpapamilya dahil sa paggabi dapat naalala mo partner ng mga maliliit pa tayo. Hindi ka naman lumaki. Sabi ko nga. Pagdating ng alas 6 ng gabi, para tayong mga inakay, para tayong mga malilit na sisiw na iniipon na ng ating mga magulang sa ating bahay. Oo, may dalampatpat sinari, hanap ka eh. David! Correct!
At minsan eh sot-sot lang. Ah, iba tayo. Oh, di ba? Sot-sot lang at titig lang ng magulang natin pag may mga bisita. Correct. Ay papasok na tayo sa kwarto. Ayun. Ngayon, mamamaus ka kasi sot-sot sa bata. Gagayahin ka pa. Oh. Correct. Mm. At yan po ang sabi ngayon, nagbago na nga po ang ikot ng hangin. Pero talagang wala hong paruroonan ang pagiging masuwayan ng mga kabataan kapag kayo po ay hindi ho nagbago, tiyak na hindi magandang kahantungan. Yung partner, ang bigyan mo ng focus sa yung aralin bukas. Correct. Yung sa pagiging magulang, responsibilidad na magulang, responsibilidad ng anak. Tama ka dyan. At maghahanda tayo ng mga Bible texts mula... para sa mga sa isyung 'yan at sana po magdulot po ng aral sa buhay sa ating pong mga kabataan. Sabi sa akin mula doon ng makapartner kita laki ng binait ko. Oo, oh, talaga. Oo nga eh. Kaya mo, ikaw ba naman ang pangaralan linggo dito? Tama ka pa dyan ha. Isa ka pa dyan ha. Itong si Jeric Barreto ha. Kasama kita sa may kaso. Uy, bakit yun naman? Huwag na nga, huwag natin pag-usapan. 5:52 ako oras mga kaibigan. Mm-hmm. Kami huwag nagsisisti lang sapagkat sabi nga natin, maraming mga balitang pag pinakinggan mo maghapon. Oo nga. Ganitong oras, ganun pa rin mapapakinggan mo, talagang papatayan tayo ng radio. At lalo na Parker, sa ngayon na umiinig nga itong issue ng parunggitan, may kaugnayan nga dyan sa issue ng bakuna sa coronavirus, Parker. As usual, si Duki pa rin ang dinidikdik. At marami po ang hindi lang ho naman yung mga senador at ilang mga mambabatas na nakakampi doon sa kabilang o kalaban ng administrasyon. Mayroon din namang mga senador at mga mambabatas ngayon na mukhang nag-aatubili na rin, nag-aalangan na rin sa kalagayan o sitwasyon ni Secretary Duque ng Department of Health, partner. Si Secretary Duque naman, kahit bat-bat na mga, sabi nga natin mga pagpuna. Oo. Talagang nakakapit dun sa kanyang upuan dahil siguro, he himself ay naniniwalang wala siyang atraso. At nararamdaman niya rin, partner, na siya ay suportado ng Pangulong Duterte. Hindi, kasi kaya ko pinunto yung point ko na ikaw una sa lahat makakalam sa sarili mo eh. Mm-hmm. Ngayon, kung talaga may ginagawa kang kabuktutan, katarantaduhan sa pwesto mo, makukonsensya ka naman siguro sa dami. Sa bagay, considering na ang dating posisyon ni Secretary Duque, siya ay naging head din po naman ng Civil Service Commission. Oo, alam yan eh. Na tumututok at nakabantay rin naman sa mga pag-uugali ng mga government official. The manner ng government employees. Correct. Naalala mo yung partner. Kaya nga tama. Mm. Sabi niya, I know what I'm doing. Mm-hmm. Alam ko. At una sa lahat, I'm working on the pleasure of the president. Mm-hmm. Ang pangulo naman, may pleasure pa siguro. Just stay put. Sabi, gag ka lang. Oh. Yan. Malamang, yung ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po na hindi naman ho kapit to ko na masatawag. Naninindigan siya sa kanyang kumbaga ay kasi pag bumigay siya yan, lalabas na. Oh, kita niyo, bumigay, nag-resign. Sasabihin guilty. Totoo yun. Guilty. Ngayon, dahil ikaw nag-aako sa kaya nga meron tayong prinsipyo, legally speaking, may prinsipyo na yung burden of proof ay nandun sa nag-aako sa. May punto ka dyan, partner. Hindi mo pwede. Pagbibintangan mo ako, tapos ako maglalabas ng ebidensya laban sa akin. Yun. Oo naman. Tama ka naman dyan. Sangayon ako sa iyo dyan, partner, sa mga nabanggit mo yan. Parang rin yan, yung dati, kung maalala mo, tahimik na ngayon yung senador na yun eh. Ako sa sa presidente. Sabi ng Pangulong Duterte, go ahead, ilabas mo ebidensya. Oh. Pag may inailabas ka, magre-resign ako. Wala namang mailabas. Wala namang mailabas. Kung bumigay ang Pangulo doon sa pressure ng mga kaalyado ng dating senador na yun, na maingay, butangero. ang gulo-gulo natin ngayon. Correct. Babalikan natin, partner, ang isyong yan. At syempre, usap-usapan din po yan ang mga kababayan po natin na concern sa issue po ng bakuna at the same time COVID-19. Samantala, pumunta tayo muli sa ilang lugar dito sa Mega Manila. Puntahan natin ang
Rizal sa ating Metro Patrol. Metro, Metro Patrol. Dakuha natin si Tataray Aragones Abelia. Tataray, anong balita mula sa Rizal Province? Magandang gabi po mga kaka. Ito po ang ating balita at modus operandi. Bumalik na naman sa regular Rizal. Ito ang unang mabubungaran mo once ikaw ay nakasakay sa mga jeepney o buso o basano. Huwag kayong matakot. Kami po ay humingi tulong ng aming anak, ng aming mga magulang ay nasa ospital. At nakikita iliterato at isasabing ospital. Magagaling ang mga bungangal itong mga tao ito, pagkapartikular ang ibang mga kalaki na maskulado pa. At kaya mabibigla ka, once ikaw ay nakasakay sa natural mga publikong sakyan, ay talaga magugulat ka talagang masano sarili mo alas nakatawa to, di mo kila, ay may nagtulong. At napakabait naman ang ating mga kabayan sapagkat sabi natin, napakamatulungin ang ating mga kabayan. Pero ayon sa batas, nasa presidential decree ano, na 1563 ng Kulugan Medical Council Law of Year 1978 ng Kulugan ay bawal maglimos at magpalimos. Kaya humingi tayo ng atensyon, no, panawagan sa local DSWD, no, sa social welfare, no, na ika nga, ay paki-assistyan nila yun. Ito, pagkat ito, hindi naman kaila, ay naisabatas ito. At pinagbabawal na ika nga, na mamalimos, lalo na patroon na itong kalapitan na ang ating Kapaskuhan. Yung ating mga nakuha mga balita mula dito sa lalawigan ng Rizal. Sa Metro Patrol, Tataray, Aragon Sabindia, Nagoltsen, Pilang May Tudulakas, DWIC. Thank you, si Tataray, mula sa Rizal Province at dumako tayo sa medyo malayo-layo. Ito naman ay dyan sa Bicolandia. Yung leader daw ng gun for hire sa Labo, Camarines Norte, abay, nadali na sa isang police operations. Ronda Provincia. Dali niya mula sa ating correspondent sa Naga City, si Melvin Machado. Melvin, magandang hapon. Napatay ang leader ng Alcanso Gun for Hire Group na si Jonel Alcanso E. Zaino at kasama nitong si Joseph Piad Idimati alias Bukol matapos manlaban sa mga pulis na magsisilbi sana ng search warrant dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 sa Purok 3 Barangay Anamian, Labo, Camarines Norte. Una umano nagpaputok ang mga sospek at tumanti ang mga otoridad naging sanhi ng pagkamatay ng dalawa. Operatiba naman ang tinamaan sa DPIB unit, hindi tumagos dahil sa suot nitong bulletproof vest na recover kay General Alcanso na isa rin naman ang kasapi sa Communist Terrorist Group ang isang bandolier na kargado ng M16 magazines may pala. Caliber 45 pistol na may nakasuksok na magazine, isang MK2 fragmentation hand grenade, isang carbine rifle na walang trademark at serial number at limang kapsula sa hindi pa madeterminang kalibre ng baril. Habang caliber 38 na may limang bala, isang improvised caliber 22, isang replica ng 9mm pistol na lighter at itak ang na-recover man sa kasamahan nito. Dinala naman sa punerary ang bangkay ng dalawa upang ma-autopsy. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nagulat sa Empilang may totong lakas, DWIC. Thank you, Melvin Machado. Live na live po yan mula sa Naga City. Eh, tayo muna, partner, ay muling magbe-break. Huwag ka na magtampo. Lagi na lang ganyan. At mamaya, babalik na. Babalik ka naman kita. Okay. Philippine Standard Time. Ito po, eksakto. Impunto. 6 p.m. Balita na, servisyo pa. Balita na, servisyo pa. Nagbabalik po ang inyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Sa oras po nating 14 at kalahating minuto makalipas po ang alas 6 ng gabi. Naku, maganda po itong ating gagawin talakayan ngayon. At may kaugnayan po ito, partner. Oo. Sa part ng ating servisyong IZ. Servisyong pangkalusugan tayo pag Webes. Correct. At soon, probably by next week, mga kaibigan, kanina lang while off air at nag-commercial tayo, pinag-uusapan namin ni David yung posibleng pagbabalik ng ating legal service or legal topics. Uy. Sa pamamagitan no, ng ating mga kaibigang manananggol. Correct. Oo. At hopefully, sana by next week, every Tuesday, mailagay po natin, no, maisalam po natin ang mga
abogado natin na pro bono, mga abogado ng bayan na pwede pong mapagkunan po natin ng mga legal news. Advice. Bagamat okay. Tayo mukhang abogado, parang hindi. Malayo. Samantala, pakinggan muna natin ang Metro Patrol. Metro Patrol. Si Danny Cruz, mula dyan sa area ng Malabon. Danny, come in. Mayor Chanko, kinukwestiyon ang at pinagpapaliwanag ang DSWD sa pagkawala ng mga pangalan ng mga magbibenepisyo sa second tranche ng Social Amelioration Program ng gobyerno o itong SAP dito sa Nabotas. Sa sulat na pinadala ni Mayor Chanko kay Director Vicente Gregorio Tomas ng DSWD, NCR, binanggit ni Mayor Chanko ang kaso at problema ng mga unang tumanggap ng ayuda at ang pagkawala ng kanilang mga pangalan sa second tranche na dito sa panibagong listahan ng DSWD. Ayon kay Mayor Chanko, ang Nabotas ay may kwalipikadong dapat magbenepisyo ng SAP na 27,929. Ito'y base sa City Liquidation Report nang unang inunsad ang Social Amelioration Program ng gobyerno sa pinadalang record ng DSWD NCR 26,699 ang digital payout sa second tranche at 11,439 ang nakakuha ng subsidiya at 666 ang na-disqualified sa financial assistance. Bukod dito, 9,104 ang dapat na magbenepisyo na nakaranas ng hindi maayos na transaksyon sa PayMaya at 5,490 ang dumanas naman ng data error at patuloy na naghihintay ng update ng kanilang ayuda. Nangangamba si Mayor Chanko sa pagkawala ng mga pangalan ng mga Nabreño dahil papalapit na daw ang Pasko. Ito daw ang tanging inaasahan ng mga apektado ng pandemya. Sinabi ni Mayor Chanko, ang tangi daw niyang maitutulong sa kanyang mga hindi nakatanggap ng SAP ay magbigay siya ng financial assistance at i-donate ang kanyang sahod simula April 2020 hanggang June 2022. Ang donasyon ay aabot ng 3.2 million at ang bawat isang residenteng hindi nakatanggap ng SAP ay mabibigyan ng halagang 2,000 piso galing mismo sa sahod ni Mayor Toby Chanko. Mula sa lungsod ng Nabotas, Metro Patrol Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Maraming salamat, Danny Cruz. Samantala, ito na, partner. Uh-huh. At bago natin ipakilala, ano bang background ng ating makakapanayam ngayon, partner? Ay, kaya-kaya tayong pakibagayan yan. Oh. Kasi, kaya-kaya yung utak natin pakibagayan at i-analyze ng ating magiging panauhin. Uh-huh. Siya isang psychiatrist. Magamat na nasa sa NKTI siya ngayon. Okay. Pero ang kanyang mastery ay patungkol sa pangunawa sa ating takbong pangkaisipan. Ayun. Atin na pong ipakilala ang ating pong panauhin ngayong gabi, si Dr. Reynaldo Lesaca, ang isa pong psychiatrist mula sa National Kidney and Transplant Institute. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Lesaca. Dr. Ray! Magandang gabi sa inyo, Edwin, at saka Gani Oro. David po, mas magandang lalaki po yung David kaysa ho kay David Gani. David po ang kasama ko, hindi si David. Sabi mo ng nanay ko. Kasi kaya nababanggit ni Dr. Rayon, nung sa aming mga fora, pag nagiging guest siya, yan. Kasama si Kuya. Ayun. Ang kasama ko po yung ano, yung maliit ba? Yung bunso ba? Dr. Ray, kamusta ho? At kami mga abala sa inyo ng ilang mga matters na may kaugnayan sa inyong expertise. Partner, unang tanong. Aba, siyempre interesado kami malaman kung ano ba itong binabanggit na PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Ano, paano ho ba yun, Doc? Okay, simple lang yan. Pasimplihan natin para maintindihan ng ating mga nakikinig sa publiko natin. Apo. Yung katagang post, ibig sabihin pagkatapos, no? Right. Post-traumatic, pagkatapos ng isang pangyayari o sitwasyon, no, na masyadong matindi ang epekto do sa tao. Tulad ng trahedya, no? Maraming klaseng trahedya. So, post-traumatic stress disorder. So, madaling maintindihan yon na ang naidudulot, matinding stress at nagiging parang itinuturing na rin, ano ha? Nasakit. Yeah. Kasi pag kami may problemang nagtirmi na malagi at nagtagal, ano, ay yun na, at pag hindi na
mga agapay sa pang-araw-araw na kilos at galaw at trabaho man o anuman sa gawain, eh, mababahala at hindi na siya makapag-adjust mabuti sa pang-araw-araw na ginagawa. Yung mga taong ganyan, Badok, nawawala sa focus at sabihin natin na napagkakamalang pang aning-aning na dahil sa problema na yan? Maaari. David, kasi luhitin mong sakit ito eh. No? Kanya lang, ang magandang talakayan natin ito kasi lalo na nitong panahon ng pandemya at sunod-sunod na trahedya, particular yung matinding bagyo magmula sa Quinta, Roli at Ulysses. At lalo na yung mga tinamaan lugar na Kabikulan, sa Marikina, sa Isabela ay matindi. Maraming tao sa ilalim dyan sa PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Yung mga taong mahina ang naturalesa at pwede bang sabihin, mahina na rin ang pananampalatayang pang-spiritual na kung saan ay akala nila katapusan na ng sarili't mundo nila kaya nagkakaganon? Tama ba yun? Tama yun. Tumpak na tumpak. Sapagkat, alam mo naman, ang batayan ay yung definition ng ating pandaigdigang organisasyong pangkalusugan, WHO, no? Na ang sabi nila, ang kalusugan ay hindi lamang kawalaan ng sakit, kundi physical, mental, emotional, at spiritual na kaayusan, kagalingan. Dapat yung tatlong yun, no? So, doon sa nasabi mo, spiritual, mahalaga din yan. Dahil kung medyo mahina-hina yung ganong pananampalataya o aspeto ngayon, medyo pwedeng bumigay isang tao dahil kadalasan sa atin yan ang sangkalan, di ba? Oh, ang ganda ng sinabi ni Doktor, bumigay. Maraming bumibigay, wika nga natin, yung kanilang firm minds ay nawawala sa hulog. At bilang katunayan, partner, ang pinakamalubang nangyayari kapag ang isa ay bumigay, marami ho, Dok, ang nagkukumit ng suicide dahil nga po sa bumigay na po, hindi na ho nila makayanan yung problema dahil nga po sa mga trahedya, Dok. Suicidal tendency. Naku, tamang-tama yung sinasabi nyo. At hindi ako galing sa National Kidney and Transplant Institute. Di pa ako mabalik sa klinik ko doon. Galing ako sa kabila akong klinik doon sa isang pribadong building sa may UERM Hospital. Akala ko, inaabutin ako ng interview natin sa kalye, karamating ko lang sa bahay, kaya tama-tama. Totoo naman po kami. But anyway, ano ba mga sintomas nitong PTSD, Doc Ray? Oo, meron kasing batayan yan, ano, pagka lumabas ang mga sintomas niyan, nang wala pang isang buwan magmula nung pangyayari, o trahedya, ang tawag ay ASD, Acute Stress Disorder. Pagka lumipas na ng isang buwan, kap mga linggo, pagkatapos matagal kahit taon, no? Magmula nung pangyayari, doon sa tinatawag na PTSD. So yun yung criteria na batayan, okay? Pero ang sintomas niyan parehas dahil pag napansin ang taong sumasailalim diyan, na una, medyo madaling magulantang, no? Easily startled na kunting bagay na para bang napapalundag bang ganyan. Opo. At anuman ang makakapagpaalala sa kanya doon sa pangyayari. Okay? Ay parang nangyayari ulit. Kaya yun ang matindi. Nagiging madali, nagiging magagalitin ba yung ganyang tao? O sabi nga natin, parang walang magaling? Na sabi nga, parang nagiging self-centered siya? Ganon, Doc? Meron ding mga ganyan na nagiging masyadong irritable o temperamental. Lalo pa pagka hindi yan na pagkakatulog. Yan ang isang mahalagang problema. Hindi na pagkatulog ang isang tao, lalo na isang linggo, mahigit pa, subukan niya nga ninyo pag hindi, iba na magintimplam mo, di ba? At saka minsan, Dok, kapag ang isa po tulala sa isang tabi, at di mapakali, parang kante, ang nakaraan, minumuni-muni. Ganun mo bang nangyari, Dok, minsan? Oo, madalas nga yan. Biglang parang tigil o tulala, malayo ang tingin. Parang kanta rin yun, no? Correct. Mahusay to si Dok. Anyway, anong kadalas ang ginagawa ng mga taong may ganyan, Dok? Correct. Anong epekto? Anong nangyayari po sa isang tao? Kadalas ang mapapansin mo ba itong taong to may pamalamang nasa PTSD stage nito? Ang mga sintomas o manifestasyon niyan, kung hindi man depression, ay yung tinatawag nating anxiety. Ang anxiety, ibig sabihin, kakaibang aprehensyon, nervyos, di makali, ha?
kung ano-anong nararamdam sa katawan, kumakamog ang dibdib, nalalamig ang kamay, kakapos ng hinga, ganon, no? So, ganyan. Kung depression naman, walang tibo, maaaring umiiyak, umahagulol, na obvious yun, pagka yun ngayon, eh, talagang depressed, no? Okay. Pero yung mga iba, depressed pero talagang walang tibo at hindi na nakikisalamuha, nagkukulong na lang sa bahay o sa kwarto. Hindi dahil sa quarantine, Pero may tumarating bang punto na depressions na nakukuha ng kausapin ng sarili at nagsasalita mag-isa, ganun? Ah, maganda din po ito yan. Mukhang marami kayo nakikita. Kasi, marami nga. Kasi, galing ni doktor. Hindi, pag humantong sa punto ng iyon, mas mabigat-bigat na, mukhang may komplikasyon na. Pag sinabing, nahaluan na ng psychosis, yan ang katagang medikal, ibig sabihin, nawala na sa ulirat, nawala na sa wastong pag-iisip. Ay, magpakmong, di bali kung parang inaaliw mo sarili mo, pero nagbububulong, nagsasalita ka mag-isa na para kami kausap, normal ba yun? Dahil kadalasan, yung mga ganon ay nagre-responde sa pagkakaroon ng halusinasyon. Ay, ang halusinasyon ay perception na walang pinanggagalingan. Diba, may naririnig ng mga boses na nag-uudyok, nagbibigsak kung ano-ano, di ba? Mabigat na yun. Mabigat halusinasyon ng pandine ay paningin, may mga kung ano-ano kababalagan nakikita na bukod pa kayo sila ang nakakakita. Ay ngayon, Dok, kapag ka nangyari ho sa isang tao yung mga ganyang sitwasyon, ito ho ba yung nagagamot pa? Nasusolusyonan ho ba ito at ano hong dapat gawin? Ah, okay. Mapunta na tayo dyan. Okay. Ang dapat gawin una, maagap ang mga kaanak o yung mga nakakakilala, nakaka-obserba. So dapat patingnan na agad sa isang psychiatrist na doktor. Eh, problema, matagal ng panahon, ako'y tumanda na ng ganito eh. Ako ang lagi nasa dulo eh, kung malala na, kung nagwawala na, kung mga suicidal na. Kasi, dapat yun ay hindi dapat mawala, no? Yung, ano bang katumbas sa wikang Pilipino, yung stigma, yung hindi maayos na pagtingin. Maling pagtingin, maling pagtingin, dahil, bakit eh, nagagalit pa pag sinabing papatingin sa psychiatrist, bakit hindi naman sira ulo ko, yan. Yung sinasabing sira ulo, yun na yung hangganan, yung matindi na. Yung sinasabi natin kanina, may halusinasyon, may delusyon, paranoia, napag-inala. Hindi na normal yun. At pwede maging destructive at violente. Natanong mo kasi kung bakit eksperto ko at alam na alam ko yan. Bakit nga ba? Kasi yung ate ko dumanas ng ganyan. Yung nagpaaral sa aking kapatid. Una sa lahat, napapansin ko na, sabi ko, nanay, pag umuwi ako, galing ako trabaho, bakit ang ate hindi lagi nasa taas, nagkukulong, walang kibo. Sabi niya, may problema, iniisip yung kabuhayan. Sabi ko. Bandang huli, uwi-uwi ako weekend, ba inadaptan ko na iba ng aktuasyon. Para sa atin, mahirap aminin to. Pero yun, nadanasan nakita ko sa kapatid ko eh. Pero dahil na-trigger ako ni Doc, na marami sa atin kung bakit ikinahihiya pag may problema na yung sulit sa isip. Yung stigma na yun. Malaki ang maitutulong niyang dalawa sa amin dahil sana mas mapalawak ang kalaman na kumbaga sa wikang Ingles eh, it should be no big deal seeing or consulting a psychiatrist. Correct. Tama. Doktor naman din ako eh. Hindi naman ako mambo-jambong kung ano. Sabi ko nga sa nanay ko, nanay, dadaling ko sa psychiatrist ang ate. Bakit? May problema eh. Hindi naman si Raul. Nanay, hindi naman lahat ang dinadala doon si Raul. Yun ang impresyon. Yung kasi ang stigma. Yun ang masamang pagtingin o stigma. Doktor eh, pagtatapad ko na rin ho, yung may sitwasyon sa aking mag-ina. Kasi hindi naman ako kaila. Kami po eh biktima ng riding in tandem, hinold up. Hinold up kasama yung aking mag-ina. Natutukan ng baril po yung aking asawa at yung aking anak. Ang nangyari po noon after po ng insidente, talagang na-trauma ho sila. Natulala namin. So, may nagpayo sa akin na dalhin sa psychiatrist. At suriin. Hesitated ka rin? Hindi. Alam ko na dapat lang talaga para mabigyan ng tamang atensyon yung asawa ko. So, malaking epekto sa asawa ko. Pero sa anak ko, yung lalaki, pangtapang. Pinag-drawing siya ng psychiatrist eh. Ang ganda ng kanyang pagkakadrawing, composed siya. So, maganda po na pagtuunan kaagad ng pansin po yun ng psychiatrist na Dr. Ray dahilan sa sabi nga po, kung hindi po
inagapan yon, eh baka lumala po, Dr. Ray. Tama yon, lalala. Halimbawa kanina, no? Biro mo, galing pa ng Mabalacat, Pampanga, yung huling kaso ko. Opo. Opo. 66 anyos, retiradong nurse yun. Uh-huh. Eh, biglang itinawag, sabi ko, paano kung yung natuntun sa dami ng psychiatrist sa Calacan, Maynila? Yun pala. Opo. Nagtanong sa kamag-anak, ay nagkataon eh, yung kamag-anak nila yun, eh, graduate namin sa College of Medicine, naging estudyante ko, dali niyo ikadyan kay Dr. Lesaca. So, niluwas kanina. Oo. Alam mo, problema, gawa nga niya sa, nabanggit ko yung pangkabuhayan, no, ganyan, eh, medyo biyuda na, eh, alam na, eh, nagsimulang hindi matulog ng ano, eh, medyo nagwawala ka na. Doon nagsisimula pag hindi natulog, doon lang po mapasok yung hallucination eh. At marami hon, tama Dok, nabanggit yung kanina, maraming kaso po ngayon yan, dahil nga sa pandemic, bagsak ang ekonomiya, marami ho talaga ang nawala ng trabaho, nalugi ang negosyo, at nagsara ang negosyo. Kaya eksakto po itong pinag-uusapan natin, Dok. Sana mahaba-haba pa. Maganda yung sinabi ni Dok, ha? Malaking tulong daw tayong dalawa doon sa kanilang propagation. So ibig sabihin na nagpapahiwatig si Dok na pwede natin siyang i-guess ulit. Iyon! Ah, oo naman. Kayo. Alam mo, hindi ako tumatanggi dyan. Opo. Ako, pasta na nyayahan kasi gusto ko ngayon ganyang balitaktakan dahil nakakadagdag yan sa pagpapalaganap po ng wastong kaalaman, di ba? Saka kami, sasamantay, lahin ko na. Mm-hmm. Ano babasag nyo sa aming dalawa? Dok? Ang lakas ng tawa nito. Anong babasag? Hindi, ayos na ayos lang dahil marami na kayong karanasan. Uh-huh. At naibabahagi din nyo sa akin at parang nasasagot ko na maayos at nakikinig naman ng malawak naman ng DWIC. So, yan ang ano eh. Kasi maging teleradyo o telebisyon, dati hindi ako tumatanggi yan kasi nga nais kong mapalaganap nga ito. At yung para mawala na yung unti-unti yung stigma, yung hindi maayos na pagtingin. Kasi laging nasa huli ako. Tsaka yung mga kasamahan namin, kapwa doktor, kailangan sensitibo din sila na kung sa kanila dinala, halimbawa nagreklamo mo sakit ulo, nahihilo, ay yung pala eh, tension headache lang. O kumakabog ang dibdib, pupunta ng cardiologist. Kung maayos yung pag-suri ng cardiologist, huwag po kayo magagalit, hindi po kami ang kailangan ng doktor, psychiatrist yan. Yan ang makakatulong sa sana ganoon. Yun. So marami tayong kasakali yan at we're hoping to see you and talk to you again, Doc. Huwag kayo madadala, Dr. Correa. Oo, basta kayo. Edwin, at saka... David. Opo. Mukhang sabi ko, ba't nakuha yung number ko ni Bea? Mukhang yung aming... dating sa Public Information Office ng NKPI, siyang nagbibigay ng okay lang sa akin yan. Correct. Thank you, Doc. Until okay, then. Okay. Opo. Sa ulitin. Okay. Nakahanda na daw ang dinner. Thank you, Doc. Okay. Dr. Reynaldo Lesaca. Napakahusay ni Doc, ha? Talagang... Siguro doon pa lang sa way ng pakipag-usap niya sa atin. Oh, the way he talk. Parang parang nakipag-usap sa isang kuya, tatay. Kuya. Oh, sa tatay. Na pinagsasabihan tayo. Okay, sobrang kalmado lang tayo. Tama. Kalma yung boses niya. Yan, no. May calming effect. Correct. Okay, kaya po tayo nakinabang na naman sa ating talakayang pangkalusugan dito po sa programang Balita na Serbisyo Pa. Samantala, tayo naman ay magbe-break muna. Maikli na naman, partner. Mag-break tayo, maikli lang. Babalik din tayo. Program lang po. Hindi niya ako kayang i-break. Philippine Standard Time, alas 6:34 ng gabi. Balita na, serbisyo pa. DWIC. Balita na, serbisyo pa. Alas 6:44 ng gabi, nagbabalik po kami, ha. Balita na, serbisyo pa. At partner Edwin. Yes, sir. Natawag lang ang pansin ko dito sapagkat, di ba, natalakay natin tong tungkol sa Pasig Pass. Sa mga establishment. QR code. QR code. At ang pinakahuli po na sinundan ng yapak ng Pasig City ay ang katabing syudad na Mandaluyong City. At ang Mandaluyong po ay inilunsad sa araw nito ang Manda Truck. Ito po yung paggamit po ng QR code sa mga bilang bahagi po ng contact tracing ng ating pong mga
establishmento. At ang sabi po dito nga ni Mr. Jimmy Isidro, ang head ng Public Information Office ng Mandaluyong, ay kumbaga, komportable. Kaysa nga naman kukuha ka pa ng papel, kuha ka ng ballpen, susulatan mo yung papel at ballpen. At doon minsan nakakapalit-palit ang gamit kung mayroon ng bacteria o virus. Tama ka dyan, partner. At minsan naranasan ko yung partner, hindi ko, naka-face mask ako at naka-face shield ako, ang labo nung tinitingnan ko ngayon papel. Medyo wala kasi pasirok-sirok sa lang yun. At saka hindi ko rin nadala yung salamin ko. Kaya very good po ito. Ikatlo po ang Mandaluyong City sa ngayon ay nagpapatupad ng QR code bilang bahagi po ng contact tracing. Kabilang na po ang Pasig City, I understand yung Valenzuela City, at ito na ngang Mandaluyong City. Ayan. Okay. So, kasi isang establishmento, itatapat lang ito sa QR code scanner. That's right. Very good. Okay. Mabuhay kayo dyan sa Mandaluyong City. Partner, so yun na nga ang ating topic ngayon for discussion o yung laman ng ating poll question. Ito po yung mga batang nasa bahay, mas mataas umano ang tiyansang mahawaan ng COVID-19 kaysa paralan. Puntahan natin ngayon ang ating mga sagot sa poll question. Narito na ang poll questions for the day. Ganda ng buka dito si Howard Bungke. Mm-hmm. Agad na napangdong ngayaw eh. Sabi niya, anak ng pusa. Mm-hmm. Ilang buwan na nga ba mga bata sa bahay, hindi naman na sila nagkakaroon. Mag-isip nga muna kayo, palipasin mo na muna sa susunod na school year na lang. Ayun. O ito po, si Jun Morandante. O, para sa mga nakikinig, Bisaya po ko, kaya wag mo ninyong bigyan ng hindi magandang, hindi magandang kahulugan. Kahulugan to ang sabi niya. Nagalibog ang ulo ko sa DepEd. Dili pagawason og balay kay matagdan og COVID. Obligado ang Tagalogi yan, partner. Nagulat ako dun sa unang word eh. Ito po, itong unang sentence i-translate ko. Sabi niya, nahihilo ako o nalilito ako. Ayun. Sa DepEd, sabi niya. Yung nagalibog. Nagalibog, sabi niya. Nagalibog ang ulo ko sa DepEd. Pagawason ng og balay kay matatagdan ng COVID. Sabi bakit yung nasa bahay tatamaan ng COVID? Kapag ka nasa bahay daw, mas tatamaan ng COVID. Ito pa, may karugtong. Karon dako daw posibilidad na matagdan ang bata kung nasa balay kaysa sa eskwelahan. Kailan pa naging mapanganib sa bata ang nasa sa bahay? Ngayon sinasabi raw nila na mas malaki ang posibilidad na magkaroon daw ng COVID pag nasa bahay kaysa sa eskwelahan. Unsa gyud mam ang tino ob ani. Ayan. Ano sabi nun? Ano ibig sabihin nun? Ano ba talagang totoo? Parang ganun ang dating. Unsa gyud mam. si Rogelio Ilisan, sabi niya. Okay. Kung ano-ano na lang pinagsasasabi nito. Ihinto nyo na ang pananakot dahil tapos na ang lahat ng China. Bayar na ang Pilipinas. Mm-hmm. Ito po si Jack Mendoza. Ginamit niya yung word na hangal. Sabi niya hangal. Ibig sabihin ni hindi matalino 'yun, ha. Hindi naman ibig sabihin to Sabi niya hangal itong si Briones na hindi dapat sa iyo dapat sa iyo magretiro na. Ayun, hindi na maganda yung ibang sinabi niya. Matanda na 'yun. Ah. Willie De Vera. Ito pa isa. Sabi niya ganun din. Itong matanda na ito. Sabi, stay at home dahil may COVID siya. Ililibre classes. Ngayon, ang sabi naman, mas madaling mahawang mag-aaral kung nasa bahay lang. Ano ka ba naman? Nag-uulyan na. Sabi niya ganun. Si Mocha Alden. Bisaya na naman to. Sabi niya, buti natapos sa iya. Hey, Tiguang! Anong Tiguang? Matanda. Hey, Tiguang! Bakit ipilit mo ang face-to-face kung magkasakit ang anak namin? Magbigay ka ba ng panggastos sa ospital? Ayun, partner. Sabi naman ni Jocelyn Abiliar, magbitiw ka na lang, ma'am, o mag-resign ka na lang, ma'am. Si Jenner Jonathan Sumido. No ba to?
tingin ko kailangan na magretiro. Eh, sabi niya. Si man o ma'am, uwi ka na lang, Lola. Ikaw, bigay bata. Pisiton mo, selfish ka naman. Uy, sabi niya ganun. Di ko maintindihan. Joey Torres, ma'am, please retired na po. Hmm. Give the position to a competent person with sabi new ideas. Oh, sabi ni Joven Sahonia, hindi rin po, madam. Di ba may chance din na mabahawahan kung ang magulang lumabas para sa work? So, pwedeng career din sila. Di po kasi expose, di po ba kasi expose sila, sabi niya gano'n. Si Jovelyn Sablan, what? Ang haba eh. Kaya nasasabihan ka na walang puso eh. Meron ba gano'n? Sabi nga ni Timang si Joven Sahonia, di ba sabi ni Duterte, hanggang walang bakuna, walang face-to-face, eh mukhang na-brainwash ata si tatay ah. Nagbagong isip. Sana hindi pa final this January, pero siyempre nasa school pa rin ang magdidesisyon, hindi naman mandatory. Aha. Richard Corpus, ganun pala, Lola, mas ligtas pa sa school ang mga bata kaysa sa mga bahay. Bakit kayo pumayag na blended school na yan? Sana inilaban nito sa news sa presidente na face-to-face ang klase ngayon. Si Berna Aumentado, September pa nag-umpisa ang klase rito. So far, mga bata mas okay sa before COVID. Winter na rito. Sinusunod lang ang protocol. Children with mask always and hand washing at distancing sa loob ng rooms. Ito yung programa to nung sinundan natin. Sabi ni Apoy Gornes, teka lang po. Hindi po titira mga bata sa paralan. Pagkatapos po ng klase, uuwi din po sila agad. Ang mga estudyante sa kanilang bahay. So may pagkakaiba po ba? Oh, may punto siya, di ba? Tama. So kung babasahin mo mabuti, favor siya o pabor siya dun sa pagbabalik na dun sa dating klase. Tatanong lang naman siya, no? Oh. Sabi ni Shirley Sukaichi, parang mali po, ma'am. Tapos sabi ni Alice Villamor, ang gulo niyo, ma'am. Yan. Okay, basa lang, maikli lang naman itong mga natira pa, Parker, sige. Bago natin ipasok si Ed Bartolay, you know? Si Venar Bernardo, nako po, anyari, naging, huwag naman masyadong personal lang tira. Partner, si Diego Uy, mayroon ka ba dyan, partner? Masabi ni Eli Garcia, madam, sana enjoy mo na lang ang pamilya mo, baka pwedeng mag-retire ka na, kawawa naman ang mga estudyante pag yan ang nasa isip mo. Girlie ni Riego, hala, science-based study din ba yan, Madam DepEd Secretary? Trevor Ginibri, sabi niya, maliit ang threat kasi close ang school siya. Ay, wag sa mga hindi na magaganda yung mga sinasabi. Raymond Lim, bakit? Hindi ba uwi din sa bahay? O, di ba yun ang punto eh? Sabi ni Carlos Joaquin, ang statement nyo ay pwedeng sirain ang ulo ng isang bar top na chair. So, how confusion, divide and rule, yan ang laro ngayon. Marvin Sensano, Soma Wang, ano point mo, ma'am? Bakit di mo diretsahin? Ayan. Sabi ni Robinson Del, ay nako mga cabinet secretary, sinong paniniwalaan ng mga mamamayan? Sabi ng IATF, stay at home para safe. Awahan. Eto naman si Tantang Sora, mas madali daw mahawa sa bahay. Ay nako. Puro negative din ang reaction ni Noli De Chavez, Luis Lindo, si Rolando Neveros. Hindi ko pwedeng basahin yung sinabi mo. Medyo masamang pakinggan. Salamat din po. Naintindihan din namin kayo. Pero sana naintindihan nyo rin kami kung medyo, pag medyo foul na sinasabi ninyo. Ano ho ito eh? Mainstream media. Tama. Meron kami ng regulasyong sinusunod. At siyempre, bahagi pa rin po ng ating programa, patuloy ang mga balita ng ating Metro Patrol. Metro Patrol. Si Ed Bartolay, may pagulat. Ed, go ahead. Magandang gabi, Sir David and Sir Edwin. Patag tayo ang Metro Patrol dito sa may area ng Paco Park, dito sa may Marcelo, Maynila, kung saan ay may nakapanayam tayong isang barangay street sweeper na budol-budol noong December 14. Ang kanyang pangalan ay si Misa Maribic Ronda, 27 years old, may asawa, dalawang anak. At ito nga ay barangay street sweeper dito sa barangay 674, zone 73. Kapagumuno naman ni barangay chairwoman Geraldine Sigan. Ayon sa kanyang kwento, Boss Edwin, Sir David, ay si Abang siya nagwawalis dito sa may Pires Street. Ay mayroong lumapit sa kanyang motorsiklo na nakakulay itim at nga nakiusap po si Makiram Langkord. At ay short time, ngayon ako interview sa kanya eh, nandiyan lang napadala ko.
hindi lang siguro ma-play natin. Nakikita namin. Go ahead. Opo, mangyak-ngyak ito nga habang ini-interview ng Metro Patrol dito sa may gilid ng Paco Park, dito nga sa may San Marcelino, Manila. At yun niya ay sabi niya, yung mama na nakasakay sa motorsiklo na kulay itim, ay lumapit sa kanya at ang mihiram ng board ng charger. Sabi niya, wala daw siya, pero sabi niya kung pwede, makihiram na lang siya ng cellphone at may tatawagan niyang amo niya, makigamit sa messenger. In short, ang boss Edwin, Sir David, nung habang pinipindot niya cellphone at pinigay niya nga para i-login na nga parang araw tong mama, ay biglang nawala na siya sa sarili. At nung nawala na, may mas pasan siya, eh hinahanap na niyang kanyang cellphone at nagkatawag na sa kanyang kasamahan, dodo kumpare, na nawawala ng kanyang cellphone. At sabi nga niya, nangyari ito mga 7:40 and 7:45 ayon sa kwento ni Mas Mari Bigaro. So sa madalit sabi, tinanga yung cellphone niya, ganon? Oo, ganon nga nangyari, Boss Edwin. At ito ay nangyayak niya habang ini-interview ng Metro Patrol dahil yung cellphone ay ginagamit sa kanyang pag-aaral ng kanyang 6 years old. At ang katawa niya na tricycle driver lang, kaya wala silang cellphone ngayon. Ay, nako. Yun nga, sana nga eh, ang sabi pa niya, na huwag pag mayroong mangyaring ganun, lumapit sa ng tao, ay mag-ingat, double ingat tao para naman hindi mabiktima. Okay, thank you, Ed. Yan nga ang situation report mula rito sa Paco Park, Manila. Ito si Metro Patrol Eduardo Abel Bartol nagulat para sa MPL May Tutulang Kas, Tita Kuya Ice. Maraming salamat, Ed Bartoloy, sa balita samantala, partner. At tayo po ay nasa huling sandali na lamang bago tayo magpaalam. Yung ating po mga job openings and opportunities, probably tomorrow ibibigay po namin sa inyo. Correct. At maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay. At dyan po nagwawakas na naman ang isang episode ng programang Balita na Serbisyo Pa, partner. Alright, at gaya ho ng aking binabanggit lagi na, at itong tatandaan ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapala mula sa Diyos. At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, si Engineer Jeric Barreto, news writers Jeneline Valencia Burgos, social media writers Jez Santillan, Tina Nolasco, at ang ating communication assistant na si Bea McCable. Ako po si David Oro, ang nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Maraming salamat po sa privilege na makapag-serbisyo sa inyo. At susunod na mga kaibigan, ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, yan po ay si Miss Marupa Hatizarne sa programang Radio Serbisyo Pa!